Sigurado ka bang ang anak ko ang nakita mo? Oo, sigurado ako. Kailangan puntahan ko siya agad ngayon. Excuse me po. Yes? May kilala ho ba kayong Marie de Guzman? Si Marie? Kilala niyo ho siya? Student ko siya sa Filipino. Saan ho yung room niya? Doon o, sa room 107. Salamat po. Kumusta ka na? Okay lang. Ano yan? Excuse letter para kay Vanessa. Dadalhin ko sa registrar. Bakit? Ano nang nangyari kay Vanessa? Meron kasi siyang sakit eh. Bakit parang... naman yata may sakit. Hindi. Medyo nahihilo lang ako. Ha? So bang edit kita sa registrar? Ha? Eh, hindi na, wag na. Baka kasi may gagawin ka pa eh. Di, wala na. Tapos na maliligayang araw ko pag may nakakitang taga rito kay Marisa. Sa sobrang kapraningan ko na kay Leo, nakakalimutan ko na ang iba kong dapat kong problemahin. Rina? Rina! Kumusta ka na? Sabi ko naman sa'yo, magkikita pa rin tayo eh. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sana malaman kung pwede ko pang ipasok yung anak ko dito. Galit ka pa ba sa'kin? Mr. Arceliana, darating ang fiancé ko. Baka kung ano isipin niya pag nakita niya tayo. Ano naman tayong ginagawa mo sa mga? Wala nga, pero... Alam mo, iisipin lang ng isang tao yun kapag hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman sa pagkakasalan niya. Sigurado ko kay Federico. Kaya please, umalis ka na. Saan pa kasi si Rina? Michelle! Tignan lang ako kayo. Sana nandito pa siya. Sana totoo ang sinasabi ni Tinay. Sana makita ko na si Marisa. June, parang iba yung kutob ko. Parang merong hindi magandang mangyayari ngayon. Anong ibig mong sabihin? Eh, hindi ko alam mo na. Hindi ka naman nakakaintindi. Sir, sandali lang. Pwede ba natin dito sa akin? Tita Marisa. Tita Leo. Anong ginagawa ni Minda dito? Pag nagkataon, hindi lang si Marisa ang makikita niya, pati na rin si Rina. Si Katrina ba yun?
Salamat, ha? Huwag naman sanang tapang ang kutub ko. Kung totoong nandito si Marisa, tsaka hawak din siya ni Katrina. Pag di mo ako tinigilan, tatawag na ako ng pulis. Kinukumusta lang naman kita eh. Wala akong panahon sa'yo. Michelle, sandali lang. Marie! Anong nangyari kay Marie? Federico, umuwi na tayo. Asan si Rina? May problema ba? Hindi ko alam. Iniwan ko sa labas ng registrar, tapos nawala eh. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Eh, ikaw na lang ang maghanap sa kanya. Ayoko na bumalik doon. What's wrong? Wala. Eh, bakit ka natitense? Andito si Katrina? Mukha naman dala lang nanginit kaya siya nag-collapse. Pero bibigyan ko pa rin siya ng test para baka siguro tayo. Salamat po, Doktor. Hayaan po natin siyang matulog muna. Tutuloy na po ako. Maraming salamat. Salamat po. Senyora? Ano? Nakita niyo ba? Hinalugog na ho namin ang boys ko lang pero wala ho talaga. Siguradong hawak siya ni Katrina. Walang hiya talaga ang Katrinang yan. Lalo ngayon lumalakas ang kutob ko na si Michelle de la Cruz at si Marisa ay iisa. Dito, Marisa. Matigas talaga ang ulo mo! Dito, Katrina! Baka naman gusto mong tapusin ko na kayo ni Marisa para wala na akong problema. Hindi naman ba ako may gustong lumabas kami? Ginusto mo at plinano mo para makita siya ni Marie. Hindi po! Sinungaling! Si Tito Federico po, siya po yung nagpumilit. Kahit hindi pa ako sasama sa kanila, lalabas sila. Kung hindi man si Marie makakita, may iba. Mga leche kayo sa buhay ko! Sama mo ako. Dahil gusto ko pong pagtakpon si Tita Marisa sa lahat ng tao dito. Dahil alam ko po na magagalit kayo. Kung gustuhin ko lang na malaman ni Tita Marisa yung lahat, sana sinabi ko na lang kay Tita Federico ang lahat. Sana kumabi na lang ako kay Nana Mila. Sana pumunta na lang ako kay Lola Corazon. Pero hindi ko naman po yung ginawa, hindi po ba? Patatawarin kita ngayon. Pero ito lang sisiguraduhin ko sa'yo. Sa isa mo pang pagkakamali, hindi ako magdadalawang isip na isunod kayo ni Marisa kay Bebe. Tita Marisa? Marie? Nasaan po sila, Tita Marisa? Hindi namin siya nakita. Nakita ko po sila. Kasama si Katrina? Hindi po. Magkasama sila ni Tito Leo. Si Leo? Opo. Magkasama sila. Sigurado ka ba, Marie? Pupuntahan ko nga ho sila dapat eh. Pero... That's alright. Tuliro ang tuliro si Katrina. Posibleng nakita niya rin si Naleo at Marisa na magkasama. Huwag ang anak ko. Magkasama sila ni Leo. Kung ganun,
Hindi si Michelle de la Cruz ang inakala natin si Marisa. Palpak! Palpak lahat ang plano mo! Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. At itong mga huling araw ni hindi kita makausap ng matino, ikakasal na si Federico at ang misil na yan. Wala pa ako nakikitang kinikilos mo. At isa pa yung rinang yan. Yung batang yan! Hindi ko mapakalaman dahil masyadong pinapamper ng anak ko. Mali. Maling-mali ang diskarte mo! Tumahimik kayo! Tag-iisip ako! Kung gusto ko lang pumatay, titirisin ko ng mga buwisit na yan. Kung yun ang kinakailangan, humanda ka, Marisa. Thank you.